Tinanong namin ang kalagayan ng buhay ng mga magsasaka, mangingisda, at mga katutubo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At ito ang kanilang sinabi. Tagal na pong nabibinbin ang aming titulo sa lupa. Dati pinangako na nila, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin po nila naibibigay. Ito nga pala yung palayan ko, kahit na maliit. Mga kadalong tanim daw, malaking tulong mo sa ano mo sa pamilya mo. Pagpapaaral ko sa anak ko, kahit sa pagsasaka ko makuha. Kasi wala akong ibang hanap buhay, kundi pagsasaka lang. Kasi makatapos yun ng kuleyo, para yung naranasan ko sa pagsasaka, hindi na niya maranasan. Hindi pa sa amin yung lupa. Kami pong mga katutubo, kami po yung nahirapan sa gawa po na ibibinta ng ibang aming pwesto na hindi namin alam. Dapat kinikilala ang karapatan ng katutubong mamamayan sa Pilipinas. Kaya patuloy po kaming nananawagan sa mga kasamaan na nakikinig at narinig ang aming mga panawagan na sana suportahan ninyo ang laban na ito sapagkat ang interes po namin ay hindi lamang para sa amin kundi sa malawak na mamamayan. Inaasahan sana po ng aming mga kababayan at mga kapatid na katutubo ay makatuloy sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas upang doon ay hilingin at sabihin barating kabaring pagtutong na aming hanay sa proyektong itatayong ito. Muli na naman po mga kapatid na katutubo, heto na naman po tayo, harang na naman ang ating kanana ng mga titinig at hindi na naman tayo makararating sa ating matagal na inaasam na makapunta sa tanggapan na kung saan ay inaasahan nating maglingkod sa ating mga maliliit na mamamayan. Ang mga kapatid nating katutubo ay nagmatsa upang maprotektahan ang kanilang lupain sa mga kumpanyang nais mong kinuto. Kami po, ano na lang na nakikiusap sa inyo upang hindi na maaming mga panawagan. Ngunit sila ay hindi nagtagumpay. Ilan lamang sila sa mga kapatid natin na manggagawa na hindi nakakamit ang kanilang karapatan dahil hindi sapat ang kanilang kakayahan upang ipaglaban ito. Ang Pambansang Kilosan ng Samahang Magsasaka o Pakisama ay isang organisasyon na naglalayo na bigyan ng boses ang mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, at ang mga kapatid natin na katutubo. Ang pagsali sa pakisama ay tutulong din sa inyo upang maipaglaban at maprotektahan ang ating mga karapatan bilang mga manggagawa at bilang tao. Isang halimbawa ng natulungan ng pakisama ay ang Sumilaw Farmers. Pinalakas ng pakisama ang kanilang boses na naging dahilan upang maibalik sa kanila ang 144 na hektaryang lupain na inagaw sa kanila. Hindi lamang papalakasin ng pakisama ang boses ng mga manggagawa, iba't ibang programa din ang itinayo para tugunan ang mga pangangailangan at mapaunlad ang buhay ng mga kasapi. Una ay ang adhikaing legal at pangpulisiya. Dito sinisigurado na ang mga batas at pulisiya ng gobyerno ay alam ng mga kasapi at sumusuporta sa pag-unlad at nakatuon sa mga pangangailangan ng mga kasapi. Malaki ang naitutulong to dahil karamihan sa amin hindi alam yung proseso para mailaban namin yung aming karapatan na walang batas na nilalabag. Dito po mapasok yung pakisama para ituro sa amin yung dapat at hindi dapat gawin. Ikalawang programa ay ang Productivity and Business Enterprise Support Program. Ang programang ito ay naglalayo na maturuan ng mga makabagong paraan ng pagsasaka at pangingisda upang mabigyan ng makabagong kaalaman ang mga kasapi ukol sa kanilang larangan para mapalago ang produksyon at kita. Dahil sa Productivity and Business Enterprise Support Program ng pakisama, natututunan namin ang makabagong paraan ng pagsasaka at pangisda. Kaya mas naging produktibo ang aming mga gawain at mas malaki na ang aming kita. Ang huling programa ay ang Membership and Gender Development Program.
kung saan binibigyang halaga ang paglago ng mga kababaihan. Tinutulungan sila ng pakisama na matutong maging mga leader. Kasama din sa programa na ito, ang pagpapadami ng miyembro upang mas madami ang kanilang matulungan at lumaki ang impluwensya ng agrikultural na sektor sa lipunan. Ngayon po, sa tulong ng pakisama, hindi lang po lahat ng lalaki ang may karapatan. At sa mga babae, halos nagiging kapantay na ng mga lalaki ang karapatan na mamuno. Magandang-gandang buhay din. Hindi gaanong hirap dahil natuto. Pakisama, maganda ang programa niya. Bilang isang leader ng tribu, siguro hindi ako magiging leader. Pinalakas nila yung pagtiwala sa sarili. So, pagtiwala sa sarili, usapin na mayroong kasama sa pagkilos. Nakikita din nila ang kahalagahan na habang nasa kalye tayo, habang nakikibaka, ay tuloy-tuloy pa rin dapat ang pag-unlad ng pamayanan. Siya ay gumagalaw, tumutulong sa mga tao sa pag-ibang sito para makabit ang karapatan. Karapatan para mabuhay ng normal bilang isang mamamayang Pilipino. Ilan lamang sila sa mga kasapit na natutulungan ng pakisama. Hangad namin na kayo rin ay aming matulungan sa pamamagitan ng pagsali sa pakisama. Inihikayat ko ang mga magsasaka, fisher folks at mga kababaihan na sumapit sa grupo ng pakisama. Dahil binibigyan ng pantay na karapatan ang babae at lalaki para magkatulungan sa pamilya. Hindi lang po pang-pamilya o pang-personal ang kahalagahan nito, kundi sa lahat ng mga kababaihan na tulad ko. Para lalong mas madagdagan ang kaalaman, madagdagan ang income. Para magkaroon tayo ng kaalaman sa pagsasaka, tama sa pamamahalaan. Para gumanda ang buhay niyo. Madami ang kasapit ng pakisama, mas lalakas ang boses ng mga manggagawang agrario at mas mabibigyan pansin ng ating manghihingi. Makakamit ang lupang hinahangad at magkakaroon ng sapat na kakayanan upang maitaguyod ang inyong pamilya. Mag-iisa! Mag-iisa! Mag-iisa!